Good morning mga boss. Ito pala yung kamatis namin, ready for transplant. Mga boss, ang topic natin dito mga boss, yung advantages at disadvantages sa pagpupunla nitong kamatis mga boss. Kung mapapansin ninyo mga boss, medyo maganda yung kaniyang tubo, uniform. Kaya lang hindi namin na na ilagay sa seedling tray. Yan. Napakalaking tulong itong seedling tray mga boss sa pagtatanim ng mga iba't ibang pananim, hindi lang sa kamatis. Ngayon ipapakita sa ko dito sa ating video na ito yung traditional way or pamamaraan ng mga farmers kalimitan dito sa amin. Hindi sila gumagamit ng mga makabagong teknolohiya ngayon, advanced technology, gaya nitong paggamit ng seedling tray. Ito mga boss, ito time na ito na itanim. Kaso yung panahon medyo mainit. Hindi namin ito sinisidling tray kasi bare months ngayon may mga ulan ha. Pero ang nangyari walang ulan. Kaya napipilitan kaming itanim na to kasi pag sumobra na hindi na masyadong maganda. Ito yung ideal time na itanim, 20 days or 21 days. So ang mangyayari dito mga boss, mapupersa kaming bubunot ito. Bubunotin namin ang puno. Pag binunot ang puno, may stress. Mamamatay. Yun yung disadvantage mga boss. Kasi maganda na yung tubo, binuhay na natin. At pag itra-transplant naman natin, bubunutin, meaning papatayin natin. Pagkatapos, bubuhayin na naman natin. So, grabing stress ng tanim mga boss sa ganitong pamamaraan. Pero based sa aking experience at sa based sa aking observation, mabubuhay naman kasi 3 days may mga panibagong ugat na naman tong kamatis. Pero marami yung mamamatay. Yun yung disadvantage mga boss kaysa gumamit ng seedling tray. Pag naka-tray kasi less stress, diretso buhay yung tanim. Pag umabot ng 3 days may bagong ugat. Pero pag na-transplant ito mga boss, didilig ng dilig tayo ng tubig para makaka-recover yung kamatis. Mga boss, yan yung disadvantage sa traditional way sa pag punla ng mga tanim, hindi lang sa kamatis. Dito yan sa amin mga boss sa Kansuhi, Cebu. Kaya ngayon yung mga kaibigan naming farmers dito, inirecommend namin talaga itong seedling tray. Dito ipupunla yung kamatis para pagdating ng kaniyang time na itatanim na, bunot kay bunot na lang tayo dito mga boss. Less hassle na kasi buhay na, hindi na ma-stress yung tanim. Yan lang mga boss. Kung may mga nakakita sa aking video na mga baguhan, wag na kayong magsabog. Madali lang kasi isabog kaysa seedling tray. Mas mabuti pa yung matagal sa seedling tray kaysa ganito naman na pag mag time na maitanim marami namang mortality, 50 to 30% or 40% mortality. Dito naman sa seedling tray, mortality nasa
10 to 5% or 1%, depende sa panahon. Yan lang mga boss, yan lang yung may share ko sa pagpupunla ng iba't ibang tanim. Dapat gagamit tayo ngayon ng makabagong technology. Okay, ito lang muna yung may share ko mga boss, kasi magpiprepare pa kami nito, itatanim na namin ito ngayon. Mag start kami ng tanim dito hapon na lang para mataas yung lamig niya sa gabi. Bukas didilig kami, bukas ng umaga. Okay mga boss, thank you, thank you, thank you.